Hello guys, what's up? Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na kayo dyan guys? Sana nasa mabuting kalagayan lang kayo ngayon. Sa lahat ng ating mga viewers na OFW, stay safe kayo dyan. Sana magkita-kita tayo dito sa Pinas pag-uwi nyo. Lalong-lalo na yung mga taga Cebu. Best duck forever. Guys, nandito tayo ngayon sa ating maliit na backyard. Binisita natin guys kasi dalawang araw tayong hindi nakapunta dito kasi naging busy tayo. Last time is nagpunta tayo sa Tabugon. Tapos the following day nasira yung sasakyan guys. Yung bintana ng aking yung glass window ng aking sasakyan dito sa driver side hindi na mag-akyat yung ano niya, yung motor niya. So hindi na siya magko-close. Kaya kahapon guys, pinagawa natin. Yan guys, sana samahan nyo ako ngayon sa episode na ito. Tsaka kumustahin lang natin dito yung ating maliit na backyard. So guys, paikot-ikot lang muna tayo dito sa ating farm. Basa-basa konti yung guys, yung lupa kasi umuulan dito kahapon. Guys, sa lahat ng mga nag-comment, maraming salamat po sa inyo. At saka yung mga magagandang ideas nyo na kinoconsider natin. At saka yung sa mga nag-comment din sa Facebook account ko guys. At saka yung sa mga lahat na ng mga nag-order ng mga manok kay Samuel Pinyas, kay Roberto Gabito. Guys, itong balita ko sa inyo guys ha. Nag-text sa akin si Roberto, si Agaberto Gabito. Marami daw salamat sa inyong lahat kasi nakabenta siya ng mahigit 20 heads ng kanyang mga alaga guys. So maraming salamat po sa suporta ninyo guys sa ating mga ipinipicture na mga backyard breeders. Hindi ko palang makontak ngayon si Boss Nap Gabunada. Hindi ko alam kung may nag-contact ba doon sa kanya, may bumili ba. Tsaka kay Samuel guys, maraming salamat din sa mga nagsuporta sa backyard farm ni Samuel. Marami na daw may umaakyat doon tapos na bumili. Ang iba naman guys, yung sa atin, yung nagpabili sa atin, na i-deliver naman din natin. Tsaka Boss Makoy, pag ipapagawa mo na boss yung backyard mo, kontakin mo ako ha. Kasi tulungan kita boss. Tulungan kitang mag-sit up doon. Kung gusto mo boss, padala ka ng pera doon sa asawa mo. Tapos bilihin natin yung mga gamit na kailangan. Tapos ako nang mag-set up. Tira ako doon siguro isang araw overnight. Saka yung mga tauhan mo lang boss, yung mga magtrabaho. Yung ipinakita mong video boss Makoy, pwede yun. Anuhin lang natin. I-fence lang natin yun muna ng kahit yung net. Mamura lang man siguro ang 100 meters. Hindi yata abot 5,000 ang 100 meters. Tapos ang 100 meters, boss, mataas na yan. Mahaba na yan, ang marating ng 100 meters. Tapos, bili tayo ng yung guma, pang tipi. Yung guma lang. Kasi mahal yung mahal yung hardyflex or yung plywood. Mas maganda yung guma. Saka yung guma boss pang matagalan, pang lifetime yun boss. Saka siyempre bago ito baguhin natin yung mga cord ng mga manok mo. At saka pagawa tayo ng lagdok, yung bang kabilya corrugated iron mo yung tawag sa kabilya. Tapos gawin nating lagdok para talian ng mga cord para sa manok, boss. So ayun. 'Yun ang iano natin, paggawa natin doon sa lupa na sinuggest ng mother-in-law mo at saka no yung asawa mo. Maganda doon. Lalo yung pinakita mo sa akin na video, maganda doon, boss. At saka nga pala, guys, nung magpunta ako doon kay Boss Edwardson, binigyan niya pala ako ng isang pulit na tapi
map tulisan lines. Ito guys, pakita ko sa inyo guys. Ito guys, ulit na binigay ni Boss Edward, yung nagpunta ako doon sa Tabugon, sa M&E Blue Game Farm. Isang Tapi map tulisan line. Binigyan niya ako ng isang kulit, siguro nasa mga ano pa to guys, mga 1 month old or mahigit 1 month. Yan guys, we will handle this with care. Palakihin natin to guys, kasi ano to, na-acquired to natin through friendship. Yan, saka suportahan nyo guys ha, suportahan nyo ang farm ni ano, Boss Edwardson doon sa Maslog, Tabugon. Yan. Thank you ha, Boss Edward, Boss Ed. Salamat ito, boss. Lalakihin natin ito, boss. Pararamihin ko ito, boss. Tapi map, tulisan lines. Pull it. Saka ano, guys. I-check na lang din natin yung mga binibreed natin, guys. Nag-off-season breeding tayo sa ating Golden Boy. Na yung Golden Boy na galing kay Arnold Amudia. At saka yung Sweeter Gilmore natin na galing kay Bibot Monsanto. At saka yung Alimbuyugin natin na anak sa galing kay Juancho Aguirre. So i-check na lang natin guys kung may mga itlog na yung mga ano, yung mga babae na ano, pinakastahan natin. Ito guys, ito yung itlog ng ano, isang inahe natin na pinakastahan natin sa ating Golden Boy. So may 5 itlog na siya guys. Ito yung inahin guys, yung pinakastahan natin sa Golden Boy. Ito yung may 5 ano na, may 5 itlog. Tsaka marami na rin itong mga sisiyo guys, mga cockerels na ngayon nandoon sa ranging area natin. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Mamaya guys, may itlog na naman to. Tsaka ano pala guys, ang wingman nito guys eh nakapangalan Iwin. Baka galing to sa ano, kay sa mga manok ni Iwin. M&E manok ni Iwin sa Panangban. Pero ang nagbigay sa akin ito guys, si ano, si Arnold Amudia. Ganda. Yan, ang isa nating inahin na may 5 ng itlog. Kinross natin yan sa Golden Boy na brood cup natin. Alright guys, may 2 ng palang sisiyo dito. Okay, pagbutihin mo yan ha. Anak to ng ating Sweeter Hatch na kinross natin sa Sweeter na babae. Marami pang itlog na nandyan. Sige, isain mo pa lahat yan ha. Yun, may bunga na pala yung saging natin. Ay dun. Guys, may bunga na rin. Yan. Ang saging natin. So guys, nandito yung mga cockerels natin na nag 3 months. Lahat ito sila guys, anak ng ating Golden Boy.
Guys, wawalisin muna natin to dito, guys, sa loob ng ranging area. Ang dami ng mga ano, mga hulog na dahon, guys. Wawalisin natin sandali. Mandali lang to. Kasi hindi man maputik na 'yon eh. Guys, okay lang ba kayo diyan? Walisin natin tong area nyo, ha. Para hindi ano, marumi. Magwalis tayo. Dito ngayon sa ranging area natin, guys, meron tayong 14 na ano, khaki rails na anak ng ating golden boy. So ito lang yung na-produce natin last season. Kasi hindi tayo nagbreeding ng masyado kasi naging busy ako November, December. Tsaka nung mag-breed naman ako, guys, umpisahan ko na sana. Ang problema, yung mga gagamitin natin hindi kondisyon ng ano, guys, ng taon naglulugon. So kaya ito sila ngayon, ito lang ang naano natin, na-produce natin. So ito ay mga 3 months na mahigit yung ano, yung mga edad nito. Tapos may coming na mga sisiw, yung off-season na breeding na natin. So guys, balisin ko muna tong ano, area natin para hindi na magputik. Kasi pag hindi natin aalisin yung mga dahon, guys, sa ilalim ng dahon, basa, magkaano yan, magkaputik yun. Pag init ng araw, hindi siya maano, hindi matanggal agad yung putik. So hindi mag-dry agad. So alisin ko muna itong mga dahon, guys, para mag-dry agad. Guys, may bumisita sa atin dito sa ating maliit na backyard. Alam nyo, guys, masayang masaya ako kasi binigyan tayo ng kidlat, isang sakong kidlat conditioner mixed grains. 25 kilos ang laman nito, guys. Ang ano nito, guys, gumawa nito is yung Thunderbird. Yan, Thunderbird, thank you. At saka, ang nagdala nito, guys, si Boss Dave. Nga, isang glance nga, Boss Dave. Isang kaway nga kay Boss Dave. Yan, si Boss Dave, guys. Sa Thunderbird. Boss, pwede kang makapanawagan, boss. Masaya mo ikaw, boss. Great. Shout out lang ko sa Wang Dok. Karon, guys, dito sa Pugo. Nag-live sila karon sa Biyaheng GMP. Oh, Biyaheng GMP. Oo, sila si Sir Nelson o si Sir Joscar. Ingat kayo dyan. Dito ako sa farm ni Sir Kugigim Farm.
Tamang-tama guys, bumili tayo ng ano kanina, yung pagkain ng manok. Eh, di natin alam, na-surprise tayo guys na darating pala si Boss Dave dito. At least, nabigyan tayo. Hindi ano ha, masayang-masaya tayo guys kasi tayo ang ilan-ilan sa makasubok dito no. Bago lang ito lumabas, Boss Dave no? Kailan lang ito lumabas? Ay, actually hindi pa siya lumabas. Sample pa lang binigay namin. Sample pa lang itong kidlat? Siguro, maybe next month, baka may display na kami sa lahat ng agribit. Yan. So, available na sa lahat ng agribit. Sunod, next month. Next month? Yes. Tingnan nyo guys. Tayo ang iilan sa mga... nasama tayo sa mga binigyan ng ano guys ha? Ng sample ng kidlat. Conditioning mixed grains. Yan. Sample pa lang to guys. 25 kilos to. Salamat. Maraming salamat sa Thunderbird. At saka, yun ang sinasabi ko guys. Basta magkugi lang, baka may makadiscover sa atin. Hindi natin alam, baka may kukuha sa atin maging artista. Basta yun. Hey, joke lang guys. So, maraming salamat po sa Thunderbird. Sa sample na ibinigay sa atin itong kidlat 25 kilos conditioning mix grains. So mamaya ihalo na natin to sa kahit inner ano, tone kahit ano live ihalo oh, pwedeng ihalo natin sa inner tone, pwede rin sa GMP4 GMP3. Okay, pwede platinum. Pala ito ihalo sa inner tone at saka sa GMP3 platinum at platinum, pwede rin sa mga Integra. Yan, sa mga Integra pwede rin to no. Yung iba, yung sa Power Max. Sa Power Max, pwede rin. Yan! Guys, manghingi tayo ng listahan kung ano pang mga kasama nito para sa mixing natin. Okay na tayo. Thunderbird, thank you! Napahinto tayo kanina kasi may dumating, may bisita tayo guys. Si Boss Dave. Si Boss Dave Navarro. Ano siya guys? Siya ang promotions and basta sa Thunderbird. So, nabigyan tayo ng sample ng kanilang bagong produkto na inilaunch, yung kidlat. Kidlat conditioning grains mixtures. Yan. So, guys, tuloy na natin yung natin pag-iikot dito sa farm. Pasok tayo dito sa ano, sa ating mga free range area. Kumusta na kayo mga guys? Kuwera buyag yung ating mga ano guys, ating mga free range chicken ang sisigla nila guys. Sarap talaga ng pakiramdam guys pag nasa farm ka. Kasi parang nare-release mo yung mga stress mo ba sa katawan. At saka ano? Makapag-exercise ka kahit konti. Palakad-lakad dito, tapos papawisan ka. Yan. Maya-maya guys, ano na? Magpapakain na tayo dito sa ating mga alaga. Yun. Lalo guys, pag mano, pag makikita mo yung mga alaga mo na healthy-healthy. Ayan. Saka ano pala guys, sabihin ko lang sa inyo guys na yung tatlong ano natin, stags, yung dalawang straight comb at saka isang peak comb na golden boy, eh naka-reserve na yon para kay Boss Carlos Yap Amao.
At saka dadalhin natin yan sa Badjan, Cebu. Yung Badjan guys, nandun yung Kawasan Falls. Baka first week of May or second week of May, ipapadala na dun. Kasi babayaran ni Boss Carlos yung tatlo, tapos lagay lang muna dito sa ating farm, tsaka na dadalhin dun next month sa Badjan. Yun ang isa sa mga aabangan natin guys, yung travel natin, paghatid natin sa tatlong stags natin, yung dalawang straight comb at saka yung isang P-comb na anak ng Golden Boy Sweater. Yung ama nun guys galing kay Arnold Amudia, yung may-ari ng Opong Game Farm. Saka one of these days guys, papasyalan din natin si Boss Arnold, Arnold Amudia, doon sa Tag-Ube, Compostela. Yan. Okay guys, hanggang dito na lang muna itong episode natin. Maraming salamat po sa panonood ninyo guys. Update lang sa farm ang ginawa natin. Nag-check lang tayo dito. At saka maraming salamat po sa bisita natin kanina na pumunta dito, si Boss Dave Navarro from Thunderbird. Binigyan tayo ng sample guys ng kanilang bagong produkto na inilabas sa merkado, yung Kidlat. Okay? Salamat po, Thunderbird. Guys, before natin tapusin, magbabasa muna tayo ng ating mga shoutouts. Shoutout kay Celso Cajes, watching from Doha, Qatar. Boss Celso Cajes. Shoutout to Agomba family of Baguio City from Dilan, Agomba. Shoutout kay Vincent Rodrigo. Stay safe po, Boss Vincent. Shoutout din kay Vixic Kiaot, Richard Paolo, Boss Christopherson Alcachupas. Boss Chris, baka pwede sample sa ano mo boss, Tornado Hatch. Boss Chris, stay safe po dyan. Shout out din kay Raquel and Joshua Tan sa Cannes, France, from Antonio Tan. Shout out kay Buslino. Oy, Buslino, palaging nanonood si Buslino sa mga uploads natin, boss. At saka shout out din kay Johans Alferes, Johans Alferes of Compostela, Cebu. Shout out kay Itaro MJ Lumigid, Itaro MJ Lumigid, Saco Farm. Shout out din kay Neil Gyunzon from West Covina, California, and Macaas, Katmon. Uy, dumaan kami last Sunday sa Macaas, Katmon. Shout out kay Marvin C, Alindas Harvey Amaya, Ismael Sevilla, Fauzi Sulaiman, Aldo Torres, who's watching from New Zealand. At saka shout out kay Ramon S. Flores Jr. Boss Ramon, shout out. Shout out din kay Rene Claros from OFW Conference Palace. Ay, dumaan tayo doon daw sa ano, nakita na yung bahay niya guys nung nag-vlog tayo papuntang Tabugon sa Maydanao City. Boss Rene, Rene Claros from OFW Conference Palace. Shout out din kay Loloy Niwang. Boss, salamat mga solid kakugi sa palaging suporta nyo sa ating channel at sa pagsuporta nyo sa ating mga small time backyard breeders. Sa lahat po ng mga bumili ng mga manok sa mga backyard farm na pinuntahan natin, maraming salamat po sa pagsuporta. At saka yung iba naman dyan na may mga backyard farm, mga backyard breeders, mga small time, you can invite me, pwede nyo akong imbitahin guys. Punta lang kayo sa aking FB account, tsaka invite nyo ako kung saan ang sa inyo para mabisita ko din ang ano nyo guys, yung mga backyard farm nyo. Iangat natin ang backyard farming dito sa Cebu. Itong mga small time backyard farmers, suportahan natin guys. Sino bang susuporta sa atin kundi tayo lang ng mga Pilipino, yung mga small time backyard breeders. At saka itong mga ano, yung mga manok lovers dyan, tingin-tingin kayo sa ano nyo, sa paligid. Baka may mga small time backyard breeders dyan. At saka, alam nyo guys,
yung mga small time backyard breeders natin dito sa Cebu. I'm talking po sa Cebu lang muna. Yung mga napuntahan ko muna eh, mga magaganda naman ang mga quality ng mga manok nila, guys. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood, mga Kakugi. Sana hindi kayong magsawang manood dito sa ating Kakugi TV. So hanggang dito na lang muna, guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga Kakugi. Tandaan palagi, basta magkugi, dunay agi. Okay.